Hey guys, tuloy natin ang ating unboxing ng hard drive ng HDD from Lazada. Ito dumating na after 4 days, dumating na yung ating caddy. Unbox na natin to, tapos kabit natin sa ating Dell na laptop kung saan natin kinabit yung hard drive natin last time. Out of box episode tayo this week, unboxing and installation ng HDD caddy. Dito namin siya binili sa electronic na merchant sa Lazada. Murang-mura lang, 86 pesos. You can view our part 1 and part 2 ng unboxing and installation sa ating channel na Jackadoll. So, ito ay part 3 na. Second HDD caddy, 9.5 Alright guys, ito yung ating HDD nung nakaraan, yung 500 gig. Yung isa ay kinabit na natin dito sa Dell na laptop, and then ito yung isa pa na ilalagay natin dito sa caddy. Slide out. Slide it out. Ito yung ODD. Ito yung screw niya. Kung sinabi natin ODD, yung optical disk drive, kung saan doon natin nilalagay ang CD o kaya naman DVD. Kung papansin ninyo yung forma niya, along with the caddy, ayan, halos parang pareho na ng forma. Okay, so natanggalin natin yung ODD, no? We need to tanggalin to para magamit natin doon sa caddy. This will hold the caddy in place doon sa loob ng laptop dito. So, ito, may dalawang butas din yung caddy. So, tinanggal natin dun sa... Yung bagong caddy. Sa CD-ROM. Yan. So, tapat lang naman siya. Yan. Problema natin, hindi po mapasok. Dahil ba lumulusot? Oo, parang ano. Ito, may just like that. Ayan. Ang tipa. Wait. O, ayan guys. Kinatay na namin yung caddy. Kasi ayaw niyang pumasok sa slot ng ODD. Tingnan natin kung gagana ba. Nag-DIY tayo. Bumabara siya eh. Ayan, so hindi siya mabagsak na. Hopefully, this works. Iangat namin. Tapos, doon mo dukutin. Hawakan natin yun. Langit sa kuna ako. Diyan mo dukutin. Dapat lumaluwag siya dyan. And so, dahil pasok na namin yung caddy, pero tinanggal namin yung aluminum framing nung mismong caddy para mas madali namin siya maisok-sok. Tapos, kailangan namin siyang iangat. Itong pinaka-casing, iangat para mag-slide. So hopefully kumagat na yun doon. Most probably kakagat yun kasi hindi naman papasok pag hindi kumagat. Ang isa pang ano, itong cover ng CD, yung ODD, hindi siya fit dito. Iba yung ano niya. So medyo mas manipis, just to cover. So mangyayari sa side nung laptop niya, medyo open yun dito sa itong space na to. So kakabit natin to, ha. So, ayan siya. May mga ngipin. I
Tigilan mo yung... Yan, so nag-i-snap lang siya. Snaps lang yan, pero yun, open na siya dito. Hindi nga siya makakabit kasi hindi siya tapat. Hindi siya tapat dun sa pinaka-snaps, sa slots. Mapuputo lang. So, ganyan lang siya, open lang siya. Just for our protection. Hindi naman niya makikita. So, next thing we'll do is... Ease ko na to. Nagalaw na iba. Wala naman tayong ginalaw na iba. Ayan. So, moment of truth. Oh, nandifine. F1 invalid. Please run set up on F1 to continue. Ayan. Na Windows up. Ito na. Naka-up na yung laptop ulit. Ayan. System D. So, na-detect siya. Ayan. Na-detect na siya. 465 gig, which is 500 gig technically. So, yung system C, yan yung na-install mo last time. Ng Windows. Ito yung may Windows. Yung first part ng ating vlog. Yes. Okay, kung saan tayo nag-install ng Windows. Pinalitan natin yung kanyang HDD, yung original. Tapos, itong isa, itong D, ito yung kanyang empty na hard drive. Yung kadalagay lang natin ngayon lang. So, wala na yung CD-ROM. Ito na yan. Yan na siya. Ang tanong ko dito, do we format this drive? Bakit? Is it compatible na usable na siya? So, this folder is empty. Yun. Ito, nalagyan na ng parts. So, usable siya. Meron siyang bagong storage. So, open mo na yung HD Sentinel. Actually, nag-open na siya kanina. Automatically. So, ito na siya. Maximize natin. Ito. So, ito yung main niya. Ito yung sa Caddy. Yung pangalawa. Yan. Ito. Makikita rin yan sa baba. O, ayan. Yung storage na bakante. Yan. Okay. So, successful. Successful. Pero kailangan gawa ng paraan para may... Kailangan natin i-DIY. Alright, guys. Successful naman ang ating installation ng bagong HDD. Yung pinalitan natin na, na yung original na failing na. At saka yung pinalitan mo na ODD. Ito yun. Yeah. Sabi mo DVD writer pa yan, di ba? Yeah. Optical disk drive. DVD writer pa. So, pwede mong palitan yung mga lumang laptop. Meron pa kasi silang mga optical drive. Pwede nyo palitan yan kung ayaw nyo nang gamitin. Kung hindi na kayo gumagamit. Actually, oo. Kasi obsolete naman na yung CD. So, pwede kayong gumamit ng SSD. Pwede rin kayong gumamit kagaya ng ginawa namin. Mas mura kasi yung HDD. Mas malaki na rin yung kanyang storage. Alright, so that's it guys for today's video. Thank you so much for watching. Pa-subscribe na Jackadoll. Pa-hit ng like, share, and turn on the notification bell. And of course, you can leave us a positive comment. Yes. Thank you so much. Till next. Bye. Bye.